So, what's up uli sa inyo mga ka-netizens, no? Ang pag-uusapan natin ngayon is, paano nga ba maging isang sakristan? Kung di nyo na itatanong, ako po matagal na pong sakristan sa parokya ng Muling Pagkabuhay dito po sa amin, sa Tansa, Cavite. Ako po'y nag-start nung grade 5 po ako at ngayon ay senior high na po ako at ako isa po ako sa mga pinakamatagal na pong sakristan at 6 years na po akong naglilingkod sa Diyos. So, ang tanong, paano nga ba maging isang sakristan? Madali lang po maging isang sakristan. Ang akala po ng marami, kapag ikay naging isang sakristan, doon ka babait. Magiging mabait ka at iiiwan mo ang bad sides mo. Pero, hindi mo rin maiiwasang matukso. Tulad ng pagmumura, hindi mo maiiwasan yan. Pero kung kaya mo namang iwasan, bakit hindi? So, paano nga ba maging isang sakristan? Para maging isang ganap na sakristan, kailangan nyong ma-investiture o magpapanata kayo sa harap ng tao at sa harap ng Diyos at kayo ay susumpa na pagbubuti nyo ang paglilingkod nyo sa loob ng isang taon. Remember, isang taon lang po yun. Isang taon lang po yung parang visa nun. Tapos, kapag kayo na-investiture, tapos lumipas na yung isang taon, ang tawag naman po doon ay renewal. Galing pong sa salitang renew. Kumbaga, magre-renew kayo para bumalik yung visa ng pagiging sakristan nyo. Ang pangalawang tanong, masaya ba maging isang sakristan? Para sa akin, masaya dahil makakahanap ka dito ng mga totoo mong kaibigan at higit sa lahat, mapapalapit ka sa Diyos. Tulad ko, dati, konti pa lang yung kaibigan ko nung elementary ako, tanda ko nun. Grade 5 ako nun. Tapos, kaya ako sumali ng sakristan kasi yung kuya ko is sakristan din. Tapos, yung mga kasakristan niya napunta dun sa bahay namin, nagdadasal, gano'n, nagro-rosary. Yung leader nila, sinabihan ako na magsakristan ka rin tulad ng kuya mo. Kaya one time, nagpaalam ako sa nanay ko na a-attend ako ng meeting. Yun, umattend ako ng meeting. Tapos, yung kasabay kong umattend ng meeting noon, hanggang ngayon, nandun pa rin. Tapos, yun nga, kung masaya, masaya para sa akin kasi sabay-sabay kayo kakain. Pero hindi rin naman maiwasan na magkatampuhan. Kasi may mga bagay talaga na hindi mo naman inaasahan na mangyayari. Tulad ng kunyari patalik mong kaibigan, tapos parang nagkasamaan kayo ng loob. Hindi maiwasan sa ministry yun ng ganun. Para sa akin, masaya maging isang sakristan. Tsaka nga pala, ang pagiging sakristan is mahalagang obligasyon na darating sa buhay mo. Kung tinawag ka talaga ni Lord, tanggapin mo kasi hindi mo naman maiiwasan yung tawag ni Lord Kasi kukulitin at kukulitin ka ni Lord. Tulad nga ng sinabi ko kanina, masaya. Pero may mahalagang obligasyon ka sa buhay mo na dapat mong gawin. Dahil yun, at yun ang paglilingkod sa Diyos. Kunyari, ang serve mo is kung may misa sa inyo ng 5 a.m. Sa amin kasi, misa ng Sunday, 6 a.m., 8 a.m., tsaka 5 p.m. Ako, ang serve ko lagi dati noon is 6 a.m., tsaka 8 a.m. lang. Pero ngayon, nagsaserve pa rin ako kay Lord, pero hindi na sa sakristan, sa pagtugtog na sa piano. Ako yung natugtog sa misa. So, ano yung mahalagang obligasyon? Kailangan mong maglingkod sa Diyos. Kasi, kunyari, pumasok ka ng sakristan para lang sa tropa, hindi paglilingkod sa Diyos yun. Kumbaga, paglilingkod sa tropa mo yun. Tapos, hindi ka naman tinawag ni Lord. Hindi ko naman sinasabi na kung hindi ka naman tinawag ni Lord, bakit ka magsasakristan? Pwede ka pa rin magsakristan. Kunyari, hindi ka tinawag ni Lord. Tapos, umali ka ng sakristan, hindi mo naman trip. Tatama rin ka talaga nun. Ang malagang obligasyon dun, kailangan
maging stable yung pag-attend mo sa meeting, sa mga formations. Kasi kami, isang taon kami nag-formation bago kami makapag-serve. Bago, tapos dalawang taon kami bago na-investituran. Kasi mahabang proseso yung pag-i-investiture. Kasi yung investiture, dun mo malalaman na yung i-investiture mong sakristan is yun yung mga sakristan na nagtagal, nagtyaga, at naglingkod sa Diyos ng buong puso. Kaya nga, naalala ko nung investiture namin, yung isa namin kasamahan, umiyak pa. Kasi sa tagal na sa Kristen niya, doon lang siya nag-investituran. So, yung kuya ko hindi na-investituran kasi medyo busy na siya sa school noon, college na. Kaya ngayon, nag-quit na. Tapos, may pumalit naman na isa, yung kapatid ko. Ito, nandito. Bebong. Yan. Etong kalbong to, sa Kristen to. Kaso, hindi siya masyadong napunta ngayon kasi gawa ng pandemic ng COVID-19. Pero may pinapasagutan yung leader namin sa kanila, sa mga aspirant. Guys, by the way, yung may level nga pala yung pagiging sakristan. Ang una, aspirant. Pag sinabing aspirant, nagte-training ka pa lang. Pero depende na rin yun sa dispensation ng pari nyo kung pagseserve na kung kulang na talaga kayo. Pero aspirant yung pinakauna. Magte-training ka pa lang doon. Tapos, pangalawa is junior. Ang junior naman, na investituran ka na at tumagal ka na. Sa amin kasi tumagal ka na ng 3 years pag naging junior ka na. Junior, ibig sabihin 3 years ka na investituran ka na at may mga formation ka nang napuntahan. Sunod naman sa amin is senior. Ang senior is 6 years and above, tapos na investituran na renewal na. Ganun yung senior sa amin. Ang natitira na lang sa amin senior ay parang 6 na ata o 5. 5 na lang kami. Tapos sa pagseserve, kailangan hindi mo madaliin yan. Kasi ipoformation ka nga eh. Ipoformation ka ng isang taon para makita ng leader nyo kung gano'ng katsaga. So kami, 5 na lang natira sa amin. Pero sumali kami mga 25 bata. Tapos minus 20 yun, naging 5 na lang kami. So masaya maging sakristan. Hindi nyo lang naitatanong. Kaya kung gusto nyo maging sakristan at tinatawag kayo ni Lord, huwag kayong mahiyang magpunta sa simbahan at magtanong dun sa sekretary ng simbahan nyo, o kung may makita kayong sakristan, magtanong kayo dun. Huwag kayong mahiya kasi yan ang tawag ni Lord at yan ang passion mo. So yun lang. Bago magtapos itong aking vlog na napakaikli, mag-like, share, comment, and subscribe para lagi kayong updated sa aking vlog. See you on next vlog.